Ang kaso ngayon ay pinangalan ng pinakabihirang kasong nangyari sa lahat. Gumamit ang salarin ng pinakakakaibang sandata para sa kanyang masamang plano at muntikan pa siyang maabswelto. Pero dahil sa masusing pagsisiyasat, napatunayang hindi aksidente kung bakit nalagutan ng hininga ang biktima kundi sadyang tinapos. Kung paano ito napatunayan ay siya pong ating tatalakayin. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isang pinakabihira at kakaibang kasong nangyari sa Kerala, India at kung paano napatunayang hindi aksidente kundi sinadya ang naturang insidente. Dadalhin tayo ng kaso ngayon sa rehiyon ng Kerala na nasa estado ng tropical na Malibu Coast ng India. Dito nakatira ang mag-asawang sina Suraj Kumar at Uthra. Ikinasal sila noong 2018. 27 years old si Kumar noong maganap ang insidente at 25 years old naman si Uthra. Nakakilala ang dalawa mula sa matchmaking service. Sikat sa Asia at East Asia gaya ng Japan, Korea at China. Isa tong serbisyo kung saan tinitingnan ang background at personalidad ng isang tao at itutugma sa mga potensyal na naghahanap ng seryosong relasyon at mapapangasawa. At mahal ang serbisyong ito para tong half-arranged marriage sa kaso ni Kumar at Uthra. Gayunpaman, hindi nagmula sa mayamang pamilya si Kumar. Isa siyang empleyado sa bangko, tricycle driver ang kanyang ama habang nasa bahay lang ang kanyang ina. Kaya si Kumar mismo ay wala ring masyadong pera. At sinasabi na dahil din sa lumaki siyang walang pera, para siyang nagkaroon ng matinding kasakiman pagdating sa pananalapi. Habang ang magandang 25 years old naman na si Uthra ay may learning disability at ayon sa kanyang kapatid na si Vishu, sa paghahanap ng makakapareha, gusto nilang makahanap ng taong makakapagpasaya kay Uthra. Sinabi nilang naiiba ang dalaga dahil nahihirapan itong matuto, kung kaya gusto nila ng isang lalaking maaaring mag-alaga sa kanya. Hindi nila tinukoy kung anong eksaktong uri ng kapansanan mayroon si Uthra, pero sinabi nila na naaapektuhan ng naturang kapansanan ang kakayahan nitong humusga. Hindi nito alam kung pinagkakaisahan na ba siya o hindi. Tanging kabaitan lang ang nasa puso ng dalaga at tumatanggap lang ng utos. Napakahina nito, kaya't naghahanap ang kanilang pamilya ng lalaking tatanggap sa dalaga bilang asawa. Sa kasong to, ang pamilya ng babae, ang pamilya ni Uthra, ay ang nagbigay ng malaking dori sa pamilya ni Kumar nang sila ay ikasal. Karaniwan ito sa mga traditional na kultura na umiiral pa rin sa Asia hanggang ngayon, kung saan kadalasan ang panig ng pamilya ng lalaki ang nagbibigay ng malaking dori sa panig ng pamilya ng mga babae. Pero sa kasal ni Kumar at Uthra, tinanggap ni Kumar ang dori mula sa pamilya ng kanyang asawa, ang mga nasa 720 grams na ginto, isang sedan at 500,000 rupees o mahigit $6,000 na cash. Sa kasalan ni Kumar at Uthra, maaaring ganito ang doring ibinigay ng pamilya ni Uthra sa pamilya ni Kumar dahil may kapansanan ng dalaga. Maraming tao ang hindi handang alagaan ang isang taong may kapansanan at sinasabing dahil dito, kaya kailangang magbigay ang pamilya ni Uthra ng malaking dori sa pamilya ni Kumar. Sa India, kadalasan ang panig ng babae ang nagbibigay ng dori sa lalaki. Pero may iba naman na hindi na humihingi ng dori. Nakadepende pa rin sa lalaki at kung saang rehiyon sila nabibilang. Isang taon sa kanilang pagsasama, biniyayaan ang mag-asawa ng isang anak na lalaki. Sa panlabas, parang napaka-perpekto ng naging arrangement. Nakahanap ang pamilya ni Uthra ng lalaking handang mag-alaga sa kanya. Pero sa loob ng pamilya ni Kumar, hindi ganun kaganda gaya ng paniniwala ng lahat. Sa loob ng isang taon nilang pagsasama, sa isip ni Kumar, abala na sa kanya ang kanyang asawa. Sawa na siyang alagaan ito. Hindi din naman pamilya ang turing ni Kumar kay Uthra. Para sa kanya at sa kanyang buong pamilya, simbolo ng pera si Uthra at ang pamilya nito sa kanila. Palaging humihingi ng bayad ang pamilya ni Kumar sa pamilya ni Uthra. Nagpabili sila ng mga muebles at mga kagamitan sa loob ng kanilang tahanan. Dahil sa kanila nakatira si Uthra, kahit anong gusto nila hinihingi nila sa pamilya nito. Idinadahilan na kakailanganin ang mga yun ni Uthra.
Nagpabili din ang mga magulang ni Omar sa pamilya ni Uthra ng isa pang sasakyan para sa kanilang sarili at hiniling pa nilang pag-aralin pati ang kapatid ni Omar. Sinasabi na ang kawalang katatagan ng pag-iisip ni Uthra ang siyang ginawang sandata ng pamilya ni Omar para makahingi ng kung ano-ano sa pamilya nito. At parang nakaposas naman ang pamilya ni Uthra. Wala silang magawa kundi ibigay ang gusto ng pamilya ng asawa nito. Napabalita din kalaunan na pisikal ding minamaltrato ng pamilya ni Omar si Uthra. Siya din ang gumagawa ng lahat ng mga gawaing bahay para sa kanila. Naiulat din na pumayag ang tatay ni Uthra na magbigay ng 8,000 rupees o higit $100 kada buwan sa mga magulang ni Omar at binibili ang lahat ng kanilang hilingin para tratuhin ng mabuti ng mga magulang ni Omar si Uthra o kaya ay ituring man lang bilang isang pamilya. Pero hindi pa rin to naging sapat para kay Omar. 2019, isang taon lang mula nang maikasal ang dalawa, nagsimulang magplano si Omar sa pagtapos ng kanyang sariling asawa. Pero syempre, ayaw niyang makulong dahil dito o kaya naman ay mahuli. Kaya't nag-isip siya ng kakaibang paraan at nakaisip ng planong gumamit ng kamandag ng ahas para tapusin ang asawang si Uthra. Ayon sa ulat, hindi na bihira sa kanila ang malagutan ng hininga dahil sa kagat ng ahas, lalo na sa rehiyon ng Kerala sa India. Bagaman hindi po ako sigurado kung ang ulat na to ay para ba sa buong India, pero mayroong 1.2 milyong binawian na ng buhay dahil dito mula 2000 hanggang 2019. Isang napakataas na bilang at 99.9% nito ay itinuturing na aksidente. Kaya't hindi nakatakataka na isa tong perpektong sandata para walang sino man ang maghinala. Nagsimulang mahumaling si Omar sa ideyang ito at nagsimulang manood ng napakaraming video para malaman kung paano humawak ng ahas at tungkol na rin sa kamandag ng mga to. At dahil sa panunood niya ng mga videong may kaugnayan sa mga ahas, nalaman niya ang tungkol sa Russell's Viper. Itinuturing itong isang napaka-agresibong ahas sa Asya. May isang viral video kung saan ang isang patak lang ng venom ng ahas na to ay nagiging parang jelly na ang dugo. Kaya't napakabilis lang nitong iparato ang sistema ng daloy ng dugo ng tao. Kaya't naging kumpiyansa na si Omar na gawin na ang kanyang masamang plano. February 26, 2020, illegal na bumili si Omar ng Russell's Viper mula sa isang nagtitinda ng ahas. Ayon sa ibang mapagkukunan, labag sa batas ang pag-aalaga ng ahas kung hinuli ito mula sa gupat. Pero kung ito naman ay ipinadala mula sa ibang bansa ay walang problema. At ang pagkakaroon ng Russell's Viper bilang alaga ay labag sa batas. Kaya't ang negosyo ng nagbebenta ng naturang ahas na kinilala na si Chavarokavu Suresh ay labag din sa batas. Binili ni Omar ang nasabing ahas sa halagang 10,000 rupees o mga $135 at agad na nagplano. Ang una niyang ginawa ay inilagay ang ahas sa kanilang hagdanan sa pagitan mismo ng unang palapag at ikalawang palapag. Saka ipinakuha kay Uthra na nasa itaas ang kanyang cellphone sa ibaba. Umaasang hindi nito mapapansin ang malaking ahas sa may hagdan. Pero syempre habang bumababa si Uthra, napansin nito ang ahas sa kanyang harapan. Sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang asawa. Bumaba naman si Omar at nagpanggap na parang walang alam. Kumuha ng isang plastic bag, inilagay ang ahas sa loob nito at sinabing kanya nang itatapon. Dahil sa nabigo ang unang tangka, muli siyang nag-isip ng pangalawang plano. March 2, 2020. Makalipas lang ang ilang araw mula nung una niyang tangka, sa pagkakataong to, gusto niyang tulog si Uthra. Kaya kumuha siya ng pampatulog, inihalo sa rice pudding saka ibinigay sa asawa. Nakita niyang kinain to ni Uthra na agad namang nanghina at mahimbing na nakatulog. Nang makatulog ang asawa, muling inalabas ni Omar ang ahas at sa pagkakataong to, gusto niyang tiyaking matuklaw talaga to ng ahas at nangyari nga. Pinakagat ni Omar ang ahas sa braso ni Uthra, kaya't nakapaglabas to ng lason. Sabi ni Uthra, nagising siya sa sobrang sakit at hindi makagalaw. Humingi siya ng tulong sa kanyang asawa. At syempre si Omar, kumilos ng napakabagal para dalhin si Uthra sa ospital.
May mga pagkaantala pero sa wakas nakaabot din sila. Nang makarating sa ospital, sinabi ni Kumar sa doktor at sa pamilya ni Uthra na sa tingin niya ay natuklaw ng ahas ang kanyang asawa habang naglalabato sa loob ng banyo. Na-ospital si Uthra sa loob ng 52 araw, halos 2 buwan at maswerte namang gumaling. Bagaman nakahiga lang siya sa kama, nag-graft ang kanyang balat at hindi na muling makakalakad pa ng maayos dahil naapektuhan ang kanyang mga ugat at may mga bara sa kanyang daluyan ng dugo. Labis namang nadismaya si Kumar dahil muling nabigo ang kanyang pagtatangka. Nalaman din kalaunan na sa kanyang search history na kinabukasan pagkatapos na ma-ospital ng kanyang asawa, nanood siya ng mga video tungkol sa kobra. Ngayon, ibang ahas naman ang kanyang gusto, isang mas makamandag na ahas. Nang nasa ospital si Uthra, sinabi niya sa kanyang mga magulang na hindi naman siya naglaba ng mga damit nung gabing yon, kaya hindi siya sigurado kung saan siya natuklaw ng ahas. At dahil sa hindi naman bihirang ang matuklaw ng ahas sa India, hindi na lang din napagtuunan ng pansin kung bakit nga ba natuklaw si Uthra. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pagkakalagak sa ospital, pauwi na siya sa bahay ng kanyang mga magulang para doon na lubusang magpagaling. April 22, 2020, nang nakauwi si Uthra sa bahay ng kanyang mga magulang, sa anumang dahilan, nagmamadali si Kumar. Bumalik siya sa nagbibenta ng ahas at agad na bumili ng kobra. May 6, 2020, 2 linggo lang mula nang makalabas si Uthra sa ospital. Walang nakapansin na may dala ng ahas si Kumar sa bahay ng kanyang mga biyanan para sa muling pagtatangkang tapusin si Uthra. Gaya ng dati, nilagyan ni Kumar ng pampatulog ang inuming ibinigay niya sa kanyang asawa na agad naman itong ininom. Walang kahit nakaunting pagdududang gagawan siya ng masama ng kanyang pinagkakatiwala ang asawa. Sa pagkakataong to, nakatulog na sa kanyang kama si Uthra sa bahay ng kanyang mga magulang na nasa 2 palapag. Nilabas ni Kumar ang dalang banga kung saan nakatago ang dalang ahas. Binuksan at pinalabas sa pag-asang tutuklawin nito ang kanyang natutulog na asawa. Nalaman kalaunan na 7 araw na ikinulong ni Kumar ang ahas sa loob ng pinaglagyang banga. Sinadya na talagang gutumin ang naturang ahas para pag pinakawalan niya na to, agad nitong tutuklawin si Uthra dahil sa gutom. Kinaumagahan, nagtaka ang pamilya ni Uthra dahil hindi pa to bumababa para sa agahan. Mas matagal ang kanyang tulog ngayon kaysa sa dati. Kaya't umakyat na ang kanyang kapatid na babae para tingnan kung mayroon bang problema. Naabutan niyang walang malay at hindi na gumagalaw si Uthra. Kaya't agad siyang dinala ng kanyang pamilya sa ospital. Sa kasamang palad, binawian siya ng buhay kinaumagahan. Napag-alaman na meron siyang 2 marka ng kagat ng ahas sa kanyang braso na labis namang ikinabigla ng kanyang mga magulang dahil 2 buwan pa lang mula nung makagat ng ahas si Uthra at ngayon nakagat na naman siya ng ahas na para sa kanila'y napaka-imposible naman atang mangyari na 2 beses na magkasunod siyang makagat ng ahas. Naka-aircon ang kwarto ni Uthra kaya't nakasarado ang kanyang pinto at mga bintana. Alam din nilang ang rehiyon kung saan sila naroon o ang bayan kung saan nakatayo ang kanilang tahanan ay lugar kung saan walang makikitang ahas sa paligid ng mga kabahayan. Nagpatawag sila ng 1 dalubhasa sa ahas para tingnan kung saan posibleng sumiksik ang ahas sa loob ng kanilang tahanan. Sinabi naman ng 2 dalubhasa sa pamilya ni Uthra na imposible para sa isang ahas ang makagapang paakyat sa bintana ni Uthra dahil masyadong mataas ang mga bintana sa taas na kayang gapangin ng katawan ng isang ahas. Doon nagsimulang maghinala ang pamilya ni Uthra sa asawa nitong si Kumar. Ayon naman sa imbestigasyon ng mga pulis, sinabi nila kasama ng eksperto ng ahas na una hindi nanunuklaw ang mga ahas maliban na lang kung sinadya talaga itong i-provoke. At sa pagsusuri, talagang kinailangan pa nila na sadyang 1 beses na i-provoke ng paulit-ulit ang isang ahas para lang subukan itong tuklawin ng isang tao. Dinagdag din nila na paglampas ng 8 PM, talagang tulog na rin umano ang mga ahas. Gumawa sila ng eksperimento at buong video tungkol dito para lang mapatunayan ang kasong ito. Sa eksperimento, kumuha ang mga imbestigador ng 1 peking brasong dinikitan ng 1 piraso ng karne.
Saka pinoprovoke ang ahas para lang malaman kung tutuklawin ba talaga nito ang piking brasong may karne. At sa kabila ng maraming beses na pagtatangka, hindi ito tinuklaw ng ahas. Pero kalaunan, matapos ang ilang beses na pag-provoke sa naturang ahas, gumanti na rin to at tinuklaw na ang naturang peking brasong may karne. Pero muli, kailangan pang galawin ang ahas ng maraming beses para lang subukan itong tumuklaw ng tao. Sinabi ng mga eksperto at ng mga magulang ni Uthra na imposibleng gising ito at susubukang galawin ang naturang ahas para lang siya tuklawin. Ang malakas na ebidensya ay nasa panahon ng pagsusuri ng katawan ni Uthra ay may nakitang dalawang marka ng kagat ng ahas sa kanyang braso na may lapad na 2.3 at 2.8 cm, mga nasa 0.9 at 1.1 inches na mas malaki kaysa sa dapat na kagat ng pangil ng kobra na nasa pagitan ng 0.4 at 1.6 cm. Isa itong matibay na ebidensya dahil para makuha ang mga distansyang yun ng mga pangil ng naturang ahas nangangahulugan na mano-manong pinakagat ang ahas sa pamamagitan ng paghawak ng itaas na panga nito para idiin ang pangil sa naturang braso. May iba pang eksperimentong ginawa ang mga investigator. Sinubukan nila kung tutuklaw ba talaga ang ahas ng natutulog na tao. Inilagay nila ang ahas katabi ng natutulog na peking tao at hindi nito sinubukang tumuklaw. Saka pa lang nung paulit-ulit na itong i-provoke. Sinabi rin ng mga eksperto na halos imposible para sa isang ahas na subukan at gumapang papasok sa loob ng kwarto ni Uthra sa pamamagitan ng mga bintana o mga bintilasyon ng aircon dahil 1/3 lang ng kanilang haba ang maaaring itaas ng mga ahas sa kanilang mga katawan ng patayo. Sinabi rin ng mga ekspertong nakagat ng cobra o Russell's viper na sobrang sakit nito lalo na ang mga cobra. Naaapektuhan ng laso nito ang mga ugat kaya't hindi makagalaw ang sinumang matuklaw. Sinabi rin ng mga eksperto na malamang na sa sobrang sakit nito nagising si Uthra. Pero dahil sa lakas ng kamandag na maaaring nakaapekto sa daloy ng dugo nito, hindi na ito makagalaw o makahingi man lang ng tulong. O kaya naman, nakita ni Kumar ang paghihirap ni Uthra pero wala siyang ginawa para tulungan ang kanyang asawa. Maaaring pinagmasdan niya lang to habang unti-unting nalalagutan ng hininga. Pagkatapos makita ang lahat ng mga katibayan at kamuntikang pagpapasyang aksidente ang nangyari kay Uthra, inaresto si Kumar pati na rin ang nagbebenta ng ahas. Sinampahan din pati ang kanyang mga magulang dahil sa potensyal na pagtulong kay Kumar na alisin ang anumang ebidensya. Hinukay din ng mga pulis ang katawan ng ahas na tumuklaw kay Uthra at isinailalim din sa pagsusuri. Dahil nung makita ang ahas, matapos madala sa ospital si Uthra, talagang nailigpit nila to para hindi na makatuklaw pa ng iba. At sa resulta, nalamang walang laman ang tiyan ng nasabing ahas. Ibig sabihin, talagang ikinulong ang ahas na yun sa loob ng mahigit 7 araw. Ito ay dahil sa ang mga ahas ay karaniwang kumakain 2 beses sa isang araw at tumatagal ng 7 araw para matunaw ang mga kinain nito. Ibig sabihin, sinadya talagang gutumin ang nasabing ahas. Ayon sa nagbebenta ng ahas na si Sarush, wala siyang ideya na gagamitin ang ahas na yon para sa ganong uri ng layunin at nawala siyang kinalaman sa pagtapos kay Uthra. Nang malaman niya ang insidente sa mga pahayagan bago siya maaresto, tinawagan niya si Kumar at sinabi niya ditong huwag siyang idadawit dahil hindi niya naman alam na gagamitin pala sa masama ang binili niyang ahas. Dinagdag pa niyang ayaw niyang madamay dahil ayaw niyang makulong ng ilang taon. Bago ang pag-aresto sa kanila, sinabi ni Kumar kay Sarush na maaari nilang ipalabas na ang dahilan kung bakit sumakabilang buhay si Uthra ay dahil sa sumpa ng ahas at siguradong maiiwasan nilang mapaghinalaan at makulong. Sa kanilang lugar, may tinatawag na sumpa ng ahas. Ito ay isang paniniwala sa pamahiin na may kapangyarihan ang mga ahas na isumpa ang mga pamilyang hindi sumasamba sa kanila. Kalaunan sa paglilitis, pinawalang sala si Sarush at nagpa siyang tumistigo laban kay Kumar. October 13, 2021, nasintensyahan si Kumar ng 2 habang buhay na pagkakakulong. Sinabi rin ng korte na ito ang kanilang unang alam na kaso kung saan may nasintensyahang gumamit ng ahas bilang sandata sa pagtapos ng tao. Kaya ano nga ba ang pangunahing motibo? Nalaman ng mga pulis
na ang pangunahing motibo ni Kumar ay ang life insurance at para na rin makuha ang lahat ng mga alahas at ginto ni Uthra. Sa resulta ng pagsisiyasat, nalaman ding ilang buwan bago niya tinapos si Uthra, kumuha siya ng life insurance sa ilalim ng pangalan nito. Gusto niyang kumita ng malaking pera para sa pagtapos sa kanyang sariling asawa. Muli, tinawag ang kaso nito bilang ang pinakabihirang kaso sa lahat at hindi natin alam kung ang 99.9% ng mga insidenteng itinuturing na aksidente, maaaring ang isa o dalawa sa kanila ay maingat na pinagplanuhan at sadyang sinadya.